بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kapatid, mga anak, pangatlong araw natin para sa ating series na I Want This Ramadan to Change Me, di ba? And alam nyo ba na naniniwala ako, ito ay hindi nila sinabi, sinasabi ko to, na kung may dalawa daw na sobrang napakahirap i-give up, isa dito is yung addiction ng pornography, drugs, cigarette, di ba? At ang pangalawa daw is yung pakikipag-break sa most beloved ng isang babae o ang isang lalaki kapag siya ay nagmamahal. Sabi nga nila, ang pinakamahirap na pagsubok sa buhay, mamatay man ng tatay, nanay, kapatid, bumagsak sa bar exam, ay ang bumagsak pagdating sa pag-ibig. Maybe indeed, no, more powerful, more painful than whatever is yung breakup. Talagang masakit yan. Dahil hindi po tayo mga malaika, tayo po ay mga tao, nakakaramdam tayo ng napakasakit na nararamdaman, hindi maikumpara, hindi ma-explain kapag ang isang babae ay nag-intend na bumalik sa Allah at gusto na niyang i-break ang most beloved man ng kanyang sarili. Bakit nga ba nahihirapan? Kasi ang pag-ibig is like a fire. Ito ay nasusunog sa loob ng kanyang katawan. Hindi niya kayang hindi talikuran dahil ang katawan niya, ang sarili niya, ang mismong nasusunog. Ano nga ba ang gagawin natin para masigurado mo na hindi ka mapapabilang doon sa group number one, mga kababaihan at mga kabataan, mga kalalakihan, na nag-intend na mag-break daw sila ng boyfriend niya one day bago mag-Ramadan, isang buwan silang hindi mag-uusap, titiisin ang bawat isa, pero first day ng Eid al-Fitr, welcoming the shaitan, at nakipagbalikan na sa kanyang boyfriend. Ikaw ba ay gustong mapabilang sa ganitong grupo? Pangalawang grupo, mga kabataan at mga kalalakihan na hindi nag-uusap sa araw dahil baka masira ang fasting, di ba? Pero pagdating ng maghrib, babes, kumusta na ang fasting mo? La hawla wala kuwata illa billah. Daig mo pa yung mag-asawa, nagtiisan ang buong araw, pagdating ng maghrib, walang makapigil. Mga kapatid, huwag mong lokohin ang sarili mo. At gusto kong malaman mo na ikaw ang unang pinagtatawanan ng shaitan. Right? Pinagtatawanan ka ng shaitan kung ganito ang intention mo. Kung gusto mo at ako layakan na magbagong buhay at naniniwala ka that every haram relationship will just bring harm to yourself. At alam mo na ito ay ipinagbabawal ng Allah, kailangan mo nang i-break yan. Ngayon, hindi bukas, walang dahilan para magsabi ka pa ng kailangan ko pang magpaalam dahil gusto kong sabihin ko sa iyo na ang nararamdaman mo is not real, it's just a hormones na overload ka lang ng dopamine. True love takes time, mga anak. Ang tunay na pagmamahal ay hindi siya makukuha sa isang buwan na chitsat. True love takes time, hindi siya makukuha sa 5 taon na relationship. True love only came from Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay ipapanganak after nikah. Kaya tigilan mo yung mga sinasabi mo na mag-i-stay ako sa haram relationship kasi ang intention ko ihahalal naman namin after 1 year. Pagkatapos ko maging engineer, maging accountant si babes, mag-aasawa naman kami, magiging halal. Or magtatawba na lang kami pagkatapos ng aming kasal. No atakulayakan. Islam is not a game. If you want to purify yourself, right? Hindi po pwedeng kinukontaminate mo ang puso mo with the poison of haram relationship. Ulitin ko lang at akulayakan, true love takes time. Lahat ng nararamdaman mo is just hormonal. Ito ay lilipas din. At makikita mo, anak, ang gusto mo ngayon ay hindi mo na siya gusto next year. So kung talagang naniniwala ka na ang Shahru Ramadan al-Mubarak ay ibinigay ng Allah sa mga umma ng Propeta Muhammad SAW, lalo na sa mga kabataan, para magkaroon ka ng tunay na pagbabago at magkaroon ka ng total transformation, break the most beloved man in your life today, not tomorrow. Ito po ang isa sa pinakamaganda na maipapakita mo na pag-welcome mo sa Ramadan al-Mubarak. Walilay taufik, walilay hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.